Hi mga mami and welcome back to my channel. This is Like a Ferrer. So for today's vlog, i-update ko kayo sa second trimester. So kung gusto niyo nang malaman kung ano yung mga nagpahirap sa akin, kung ano yung mga na-experience ko sa second trimester, keep on watching mga mami. I-share ko yung pag-uwi ko sa Pinas. Ang hirap kasi 9 hours yung travel ko, dire-diretso. Ang hirap para sa isang buntis kasi lagi ako naiihi, tapos laging gutom, tapos mapili pa ako sa pagkain. Pero nakakatuwa din kasi sa Dubai kasi talagang priority yung mga pregnant. Tapos yun na nga, nasa hotel na ako. Nahirapan ako matulog, 2 to 3 hours lang yung tulog ko. Tapos sa food, limited lang din yung food namin. Eh para sa isang buntis, ang hirap kasi mapili ka nga diba sa pagkain. Tapos nag-crave pa rin ako nun, tapos puro sweets ako nag-crave. Time pa na wala akong gana talagang kumain. Tapos ayaw ko ng pork at saka ng chicken. Kasi sa body changes naman, talagang napipili ko na si baby. Talagang may experience na ako na gumagalaw na siya. Then nagkaroon ako ng skin problem, pero yung sa pimples yun. Nagkaroon ako ng maraming pimples dyan, dito sa mouth area, yung maskne. Pero yung nakakabaliw na experience ko is yung madaling araw, gigising ka para kumain kasi nga lagi kang gutom. Then nakauwi na nga ako ng Bataan, guys, mga mami. So, excited na ako makauwi para maging comfortable na kami ni baby. Pero hindi pa ako nung nakauwi sa bahay. Another quarantine ako ulit. So, yung experience ko na dito is talaga nag-improve na yung tulog ko. Naging 7 to 8 hours na. Kahit sa madaling araw, naka-experience ako na may something. Ay, wala. Wala na dead mo si girl. Talagang tulog lang. And of course, makabawi na kami ni baby sa food. Kasi lahat na ng request ko na nakakain ko na, lalo na sa seafoods, fruits. And after 5 days dito sa may quarantine dito sa province namin, welcome home na! At ayun na nga, so naghihintay na lang ako ng schedule for check-up. Kasi naghanap pa ako ng OB, nagtanong ako sa mga friends ko kung sino yung maganda. And then September 11, nagpa-check-up na ako. Pero, kumusta ba yung check-up dito sa Pinas? So, medyo namibago ako, medyo nag-adjust. Nakakalungkot lang yung check-up dito kasi sobrang tagal. Maghapon kami nasa check-up. Napan ako kasi kapag kailangan ko umihi nung after check-up namin, hindi ako pwede pumasok sa mga mall. Tapos nung kakain na kami sa restaurant, hindi rin pwede. Hindi bago ako mga mami kasi sa Dubai, ang laya akong pumunta sa mga mall. Tapos sa kahit saan, basta naka-mask lang, tapos temperature lang. Balik na nga tayo sa check-up ko. So, yun sa check-up ko. Okay naman lahat si baby. So, pagkatapos namin mag-travel ng pagkahaba-haba. And then, yung check-up dito, yung consultation fees, 500 pesos. Naresetahan din ako ng 3 vitamins, tapos yung milk na inumin ko. So, yan mga mami, yung mga nireseta sa akin, vitamins of Trin, etong Hemovine and Caltrate. Tapos na-require na rin ako ng congenital ultrasound. So nakita na yung bawat part ni baby. Tsaka yung gender niya. Ayun lang mga mami. So thanks for watching. I will update po sa third trimester. Thank you!